ng Pilipinas. Aksyon Breaking. Magandang umaga, ako si SEPH UBALDE. Narito ang mga balita sa oras na ito. Dinepensahan ng Taiwan ang ipinataw nilang sanctions sa Pilipinas kasunod ng pagkakapatay ng Philippine Coast Guard sa isang Taiwanese fisherman noong nakaraang linggo. Ayon kay Taiwanese President Ma Ying-jeou, legal ang ginawa nilang mga hakbang laban sa Pilipinas dahil nagpakita ng sobrang paggamit ng dahas ang Philippine Coast Guard laban sa kanilang fishing boat gayong kapwa economic zone ng dalawang bansa ang lugar kung saan nangyari ang pamamaril. Napag-aniya ito sa international law at sa UN Convention on the Law of the Sea, kaya dapat itong kondinahin. Gayunman, nanawagan si Ma Ying-jeou sa mga Taiwanese na tratuhin pa rin ng tama ang mga Pinoy worker sa kanilang bansa dahil di naman daw dapat nadadamay sa gulo ang mga OFW. Samantala, kasalukuyan nagsasagawa ng special election sa Compostela Valley. Ito ay matapos hindi makaboto ang ilang presinto doon noong Mayo 13 dahil sa mga maling balota na naipadala. Abangan ang karagdagang detalye tungkol dyan maya-maya. Narito naman ang headlines ngayong Biyernes. Divisoria Mall sa Maynila, higit isang araw nang nasusunog. Apoy, posibleng abutin pa raw ng limang araw. Bilangan ng boto, itutuloy ng COMELEC ngayong araw. Unang anim na nanalong senador na iproklama na. Mga OFW sa Taiwan, pinagmalupitan na raw kasunod ng pagkakapatay ng Philippine Coast Guard sa isang Taiwanese fisherman. Sa sports, pagre-retiro ng football superstar na si David Beckham, epektibo na raw ngayong buwan. At Alaska Aces at Barangay Ginebra, maghaharap muli sa Game 2 ng PBA Commissioner's Cup Finals mamaya. Makinig lang po sa Radyo 5, 92.3 News FM at maglogon sa news5.com.ph para sa walang patid na balitaan ng News 5 everywhere. Ako si SEPH UBALDE, susunod na po ang Aksyon Solusyon. Higit sa balita, Aksyon!